Magandang hapon, magandang araw, magandang umaga mga kasolar. Meron na naman tayo ngayong i-capacity test. Ito ay great power. Ang capacity nito, na rated capacity ay nasa 100 ampere hours. So ngayon, tingnan niya natin kung ilang kilo. Ayan, naka-zero. Ayan, 2.1 kilos, ano? Ayan, at kung i-compare ko ang kapal nito sa aking libro, ayan, pahiga natin. Mas makapal pa yung libro ko, ah. Mas makapal pa ng konti at mas malaki pa. Ayan, oh. mas makapal, mas mataas pa. So, ang apat na piraso nito, mga kasolar, ay makakabuo na tayo ng 12 volts. In sa 3.2 ang nominal, meron kang 12.8 na nominal voltage sa 12 sa 4 pieces. So pwede ka nang mag-energize ng 12 volts na inverter. Ayan, at tingnan natin kung gaano ka lapad. Ilang centimeter. Ayan, oh, so mahigit lang 13.5 centimeters. At ang kapal niyan, tingnan natin. Kapal ay 3.5 centimeters yung height naman ito. Ilan? Oh, nasa 20, almost 22 centimeters. Ayun. So, i-capacity test natin mga kasolar. Siyempre, ang mahiwaga nating capacity tester. Mga kasolar, gagamitin natin yung cycle test. So, i-charge muna natin. Cycle test tayo. Bago dyan, ay pangalanan muna natin ang ating testing. So, great power. O, GP na lang ilagay natin. Great power, 100 amp hours. Ayan o, capacity. Capacity testing. Ayan. So, okay. Chinks. At gagamit tayo ng cycle test. Setting muna natin, cycle test. Ang first step ay charge natin, no? Siyempre, 40 amp hours tayo para mabilis. At ang highest voltage muna natin ay 3.6, then add. Then step 2, i-discharge natin. Discharge constant current. Same ng current natin, 40 amps. At ang voltage ay siyempre ay 2.5 cutoff voltage. Ayan. So, i-okay na natin. At i-connect ko lang dito mga kasolar, no? At siyempre mga kasolar, kagaya ng dati, no? Ayan, at nilagyan na nga natin ng compression materials, no? Itong ating pang-ipit. Kasi baka mangyari dyan ay mag-discharge sa mag-discharge, may stress masyado yung cell natin. Itong GP 100. So, i-start na natin dito sa ating graph. Ayan. Yun, tumunog na. So, ayan, ang starting voltage natin ay 3.364. Ayan, at kailangan ma-charge muna. Kailangan umabot dito sa 3.6, no? And pagka na-reach na niya yung 3.60 dito, papaba na yan sa number 2, then magdi-discharge para abutin yung 2.5. So, pagdating ng 2.5, doon na natin malalaman kung ilan yung capacity, no? So, dito natin makikita yan. Or, dito na natin makikita kung sakali na tanggalin ko itong laptop mamaya kasi baka gamitin ko. Kinakailangan kasi continuous. So, kung continuous, okay lang natanggalin yung laptop. Pero dito dapat hindi mamatay yung ating battery capacity tester. So, makikita naman natin dito kung ilan ang result dito sa mAh na to. Ngayon, milliamperes pa lang yan. Pero mamaya, ampere hours na yan. So, magsisiro yung 40 na yan. And then dito, naging 2.5. Ayun. So, hintayin lang muna natin mga kasolar, no? So, ayun mga kasolar. Na-reach na niya yung 3.60 na voltage. Mabilis lang kasi ano tayo eh, 40 amperes. So, tingnan natin dito. Ayan, may kita nyo 3.60. So, ayan, at ngayon ay nag-i-start ng mag
capacity testing, bumaba. So, hintayin lang natin mga ka-solar na umabot sa 2.5. Ayan. At doon natin malalaman kung ilan ang capacity. So balikan natin mamaya mga ka-solar. So balik tayo mga ka-solar. Ayan, nakikita natin nasa 77.16 amp hours na. Ayan, at nasa 3.196 volts pa ang natitira nating voltahe. Ang cutoff voltage natin ay nasa 2.5. So still nakakompress pa rin ang ating great power 100Ah battery. Ayan. So hintayin natin mamaya na mababa ito ng 2.5 at mag zero out yung amperes at nang makita natin yung final capacity ng cell na ito. So ayun, tayo magbabalik. Ayan, at medyo mukhang maganda-ganda ang ating capacity testing, ano? Since 100 ampere hours lang naman to, medyo hindi tayo tumagal ng magdamag. At kaninang parang mga 4 o'clock ko na simulan nito. Sa ngayon ay mag 8 o'clock na yata. So ngayon, at ipapakita ko na, i-reveal nyo na. Ayan, capacity reveal. Ayan, ito na. Jaran! 99.96. Ayun. Pasok na pasok sa 100 ampere hours. So, hindi na masama. 99.96 AH. Hindi sumobra, pero maganda na. At least hindi masyadong mababa sa 100 ampere hours. So, ayun mga ka-solar, ano? O makikita nyo, nag-stop eh. Narinig nyo naman nag-click. Ayan. At nakita nyo, naka-off na yan. At yung ating ampere, yan, yung amperahin natin, yung ampere 0. At 99.96 ampere hours. So, ayun, happy na rin ako dito sa cell na ito. At starting voltage naman natin kanina, 3.6, no? Ang lithium iron phosphate or lithium ferrous phosphate ay 3.65 ang max charge niyan. Pero 3.6 lang yung ginamit natin. At yun nga, pinababa natin, nag-discharge tayo hanggang 2.5. At maganda yung result, maganda rin yung resistance. At ito nga, 99.96 ampere hours ang nakuha natin mula sa rated na 100 ampere hours. So hindi malayo, hindi malayo, okay. Okay ito. Patayin muna natin ang ating battery tester. Yun. Ayan, natanggalin na nga natin muna. Ayan. Tanggalin natin. Opya. Ayan. Tadam! So mga ka-solar, ano, kung gusto nyo bumili ng cell na ito, ang apat na piraso nito ay 9,000 lang. Tumataging ting na 9,000. Napakamura na. So ayun mga ka-solar. At maraming salamat sa panonood. Ako'y magpapaalam na muna ang inyong ka-solar, SolarENZ.